Thank you very much, Pastor Paul Pontillas. Maraming maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat for the privilege and the opportunity, Pastor, for giving me the privilege to stand here behind the pulpit and share the Word of God, and at the same time, share the ministry in Cambodia. Now, before I preach or before I share the Word of God, let me first show you some video. Okay ba mamam video natin? Okay, good. Okay, so I have video para hindi po masyadong mahirap yung pag-i-explain tungkol sa Cambodia. It would be better kung nasa video. Okay, and then at the same time, we will have a special number from my girls or from my daughters. I'm Cesar de Ocampo, a missionary from the Philippines, your missionary to Cambodia. I've been in Cambodia for almost a year now, and I have seen the need for a training center to help the young people in this area. That's why I'm calling for your help. To provide them with skills they need to succeed in life, as well as teach them about the gospel of Christ. We believe that by investing in the lives of these young people, we can help break the cycle of poverty and change the trajectory of their lives. We need volunteers to come and teach everything from basic computer skills to vocational training. We're looking for people who have a heart for God and a desire to make a difference in the lives of young people. If you have skills in a particular area, we'd love to have you share them with us. This training center will make a huge impact in the lives of young people in Cambodia. And we can't do it without your help. We're looking for volunteers for short-term trips to help us get this project off the ground. But we're also looking for people who would be willing to commit to longer-term service to help us make a lasting impact in this community.
Kung hindi po yan camera trick. Nagtatanong po kayo ba't sila magkamukha? Ano po? Kambal po sila. Okay? They are my oldest daughters. Okay? I have three kids. Yung kambal ang panganay, and we name them Faith and Hope. Okay? Because nung kami po ay mag-asawa, 3 years after bago yung first pregnancy ng wife ko, and then yung first pregnancy niya, we lost pa yung first baby. And because of ectopic pregnancy. Yung mga babae, alam niyo ibig sabihin ng ectopic pregnancy, ano po? And our doctor said, at the same time kasi meron din problem yung kanyang right ovary. So, thank you. Sir, please. So yung kanyang left ovary may problema, yung kanyang right fallopian tube meron din problema. So sabi ng doktor, it would take a miracle for us to have another baby or for her to be pregnant again. But sabi ko nga sa wife ko, you know sweetheart, ang babies naman are really from the Lord. Kung talagang gusto tayo ng Panginoon magkaroon ng baby, we will have babies. In less than a year, na buntis po yung wife ko, and then comes the twins. So package deal, nabawi agad yung una. Okay? And we name them Faith and Hope because whenever there is faith, there will always be hope. And no one is hopeless whose faith is in the Lord. Amen? Amen. And then yung aming pong pangatlong anak, we name him Job because the best example of faith and hope is Job. Job never lose his faith in God, therefore he never lose his hope in God also. And then sabi ng iba, sir, wala ba si Charity? Kasi may faith, may hope, dapat merong love. Ang sabi ng wife ko, siya na lang daw po si love, siya na lang si Charity, the greatest of all. Okay, but God is so good. Amen? I worked with School of Tomorrow for 27 years and I taught 27 years of my life in School of Tomorrow. Yun na yung aking, you know, doon na ako magre-retire, doon na ako huling gagamitin ng Panginoon. But God has other plans. Okay? My exposure with Cambodia is also because of School of Tomorrow. Ang job ko po sa School of Tomorrow, ang aking ministry with School of Tomorrow, I'm the one who organized the Students' Convention, Junior Convention, Educators' Convention. Lahat ng major event ng School of Tomorrow, I handle them. And then also yung mga nag-a-apply ng schools, we handle the trainings and all of those things. I am the senior manager of the school services department of School of Tomorrow for more than 20 years. Okay? But again, God is not done with me yet. Okay? And sabi ng iba, sabi nga ni Pastor, bakit huli ka na nag-surrender? Okay? Because to some of you, siguro sabi niyo, ilang taon na kaya si Sir? Ganyan talaga pag maliliit, ano, mukhang cute, mukhang bata. Okay? But I'm already 54. Okay? 54 na po ako. Malapit na rin po ako magkaroon ng ikatatlong citizenship, yung senior citizen. Okay? But God has other plans. Amen? God has other plans. Inasmuch the School of Tomorrow is my comfort zone, but God still wants me to do something else. Okay? Again, my exposure with Cambodia is because of School of Tomorrow. For the last 6 or 7 years, I've been going back and forth to Cambodia because we started the schools also in Cambodia. And I said to Sir Hoagie, Sir, kailangan nating bisitahin talaga yung Cambodia because, you know, tumatanda yung mga schools sa Cambodia and they need to, we need to be able to see if they are really, you know, up to the standard of School of Tomorrow, even if they are so far. So the first time I went to Cambodia, pagdating ko po sa Cambodia, the first thing that really struck me pagdating ko po doon is that paglabas ko ng airport, meron ako nakitang mga monks.
Alam niyo po, by the way, ang Cambodia po is 98% Buddhist. Okay? 98% Buddhist. Ang Buddhist po, wala silang araw ng pagsamba. Okay? Hindi tulad sa atin, di ba? Meron tayong Sunday worship, nandito tayo sa church. O yung kahit na ibang mga denomination, meron silang mga services during Sundays. Okay? Pero ang Buddhist, wala po. Inasmuch na ang gaganda ng kanilang mga temple, pero wala silang araw ng pagsamba. Okay? So yung mga monks, umiikot lang po sila sa town, sa city, pinupuntahan nila yung mga bahay, parang visitation. Araw-araw nagbi-visitation sila. Okay? Pinupuntahan nila yung mga businesses, tatayo sila dun sa mga bahay, sa mga tao, tapos magdadasal-dasal sila ron. Yung po yung, actually hindi naman talaga dasal, it's more on chanting. Okay, yung ganyan-ganyan sila. And then one time, tinanong ko sila kung naintindihan ba nila yung sinasabi. Hindi rin naman. Okay? So it's just pure religion lang talaga, pure practice lang talaga. And then after ng mga chanting-chanting, they would give offering. Okay? Ang usually, pagka umiikot yung mga monks, I don't know kung meron na pong umiikot ng mga monks dito. Pero sa Manila, meron na akong mga nakikita eh. Usually, merong mga dalawa o tatlo yan sila. Yung merong parang senior, tapos merong bata. And then yung bata ang nagtatanggap ng offering. Because to them, yung pera is marumi. So hindi pwedeng hawakan ng monk. Yung mga bata lang ang pwedeng humawak. Although hindi ko po alam kung pagdating doon sa temple, eh, kung hindi na talaga nila hinahawakan yung pera. Ano po? Okay. But that really struck me. And I said, Lord, people need the Lord here in Cambodia. People need the Lord here in Cambodia. And with my work with School of Tomorrow, I use it as a vehicle for me to be able to highlight Cambodia. I said I would organize more events in Cambodia so that, you know, there would be more people, Christians, workers, even pastors would come to Cambodia because of the events that we organize. Nag-organize ako ng teachers training, educators convention, even student convention. Nagkaroon kami. We organize in Cambodia. Hoping and praying, you know, just like what the Bible says, what the eye see, the heart touches. Okay? I was hoping and praying na pag nakapunta sila ron, makita nila yung Cambodia, and then, you know, baka tawagin sila ng Panginoon doon sa Cambodia. But, you know, as the saying goes, if you are the one who sees the need, it is you that the Lord will call. So, I started praying for Cambodia. And isa lang po hiniling ko sa Panginoon, Lord, if you are calling me here in Cambodia as a missionary, please call my wife too. Para damay-damay na. Hindi naman po. Because it's really hard to be in the mission field na hindi mo kasama ang pamilya mo. And I thank God for COVID. Because during COVID, it was when the Lord really spoke to me and my wife. Actually, it was not me that convinced my wife to the mission field, but it is the Word of God that convinced my wife to the mission field. During COVID, yun na po yung time na we have so much time together. Yung work ko po sa School of Tomorrow, para po akong OFW eh. Lagi din po akong wala. Lagi din po akong nasa field. So madalas hindi rin kami nakikita ng wife ko. Pag i-compute ko po yung mga troubles ko, usually mga 6 to 7 months a year, nasa field din po ako. And my wife is a nurse sa PGH. So busy rin po yung wife ko. So madalas hindi kami nakikita sa bahay. But during COVID, wala na akong biyahe, wala nang travels, wala nang mga events. And yung wife ko, although busy sila, but 1 week na duty sila and then 2 weeks quarantine. Okay? So we really had so much time at home, and that time, the Lord really led us to go deeper in the Word of God. And when I asked my wife,
about going to the mission, she said yes. And that is why para po ako ngayon eh, parang para ako nagpo-propose for a wedding nung sinasabi ko sa kanya tungkol sa mission. But then it's just parang, you know, all, the Lord just worked things out together na hindi na kami nag wala na kami hindi na kami nagtalo, hindi na kami nagdiskusyon, but she just said yes. And we start when and then I talked to my pastor about going to the mission field. Isa lang po ang tanong ng pastor ko. Ang sabi ng pastor ko, where? Akala ko pipigilan ako ng pastor ko. Okay. Pero isa lang tanong sa akin ng pastor ko, where? Saan? And then, tinanong niya kung meron akong pinagpipray. So I said, pinagpipray ko po ang Cambodia. Pero sabi ko sa kanya, pastor, if ever you're calling me somewhere else, okay din naman po. Wherever you want me to go, I will go. Because you cannot take the gospel to the wrong address. Amen? Kahit saan, you can take the gospel. But sabi ng pastor ko, no, you go to Cambodia and you go to Prebihia. Meron na pong nasa isip ang pastor ko kung saan ako magpupunta. Yung Prebihia, yung lugar po na pinakita sa video is actually ang tawag sa kanya, Prebihia City in the province of Prebihia. Okay? It's a city, pero nakita naman po nyo parang isang maliit na barangay lang siya. Right? Actually, ang population lang doon is only 24,000. Okay? Maliit lang siya. At tapos meron lang siyang four major streets. And then, pag naikot mo yung four major streets na yon, nakita mo na yung buong town proper. Okay? Walang mall, wala kami mga grocery, palengke lang talaga. Okay? But God is so good. God is so good. I started free English tutorial sa mga bata and even sa mga adult, and now we already have about 30 students. And by God's grace, some of them, about 5 or 10 of them, are already attending our Sunday morning service. Okay, but where did all this started? It all started when I was exposed with Christian education. And I'm sure a lot of you here are parents whose kids just performed this morning. I'm sure a lot of you here, meron kayong mga anak na naka-enroll dito sa school. Let me tell you this. If you're a Christian, the Bible says in Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. The best time to teach our children God's word is while they are young. What's the difference of a Christian school in a non-Christian school? You know, in a Christian school, we teach them math, we teach them English, we teach them science. The same with conventional school, tama? The same lang. Ang math ba sa Christian school? Ang 1 plus 1 ba sa Christian school? Anong sagot sa 1 plus 1? 2. Sa conventional school, anong sagot sa 1 plus 1? 2 pa rin. Hindi nagbabago, di ba? Hindi magbabago yan. Yung English, yung science, hindi nagbabago lahat yan. Hindi nagbabago. But why Christian school? Why Christian school? You know why? Because here we teach them the Word of God. Here we teach them that the most important thing is not about the things of this world. The most important thing is who they will be when they grow up. Pero mas importante is this, that they would come to know as the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Let me clarify that. Hindi po religion ang gusto naming ituro sa mga bata. Hindi po pagiging Baptist ang magiging maliligtas ang bata. Hindi po. Hindi. It's not yung pagiging Baptist ang we would like to teach them here. But what the Bible says in Proverbs 22:6, train up a child in the way they should go so that when they grow up, they will not depart from it. Hindi sila lalayo. At an early age, at the beginning here, tinuturo na natin ang salita ng Diyos sa kanila. Listen, if you're a Christian, let me ask you this. Naniniwala ba kayo na ang tao ay nilalang ng Diyos? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang naglalang sa tao? Amen.
So therefore, kung naniniwala kayo na ang tao ay nilalang ng Diyos, hindi kayo naniniwala na ang tao ay galing sa unggoy. Tama ba? Tama ba? Amen. Kasi hindi pwedeng parehong totoo yun. Hindi pwedeng totoo na nilalang ng Diyos ang tao at totoo rin na ang tao ay galing sa unggoy. Isa doon ay hindi totoo. Tama? Pero ano ba ang pinaniniwalaan natin? Ang pinaniniwalaan natin ay Biblia. Tama? At kung tayo ay naniniwala sa Biblia, it's important for us to teach the same faith to our children. You know why? One of these days, your children will ask you, Mommy, Daddy, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Kung ang anak mo ay naka-enroll sa non-Christian school, ang turo sa kanila, ang tao ay galing sa unggoy. Tama? Ang teacher ba nagsisinungaling? Ang paniniwala ng bata, ang teacher ay hindi nagsisinungaling. Tama? So, kung ang turo sa anak ninyo, ang tao ay galing sa unggoy, and then sa Sunday school, pagdating niya sa church, ang ituturo sa kanya ng kanyang Sunday school teacher is, ang tao ay nilalang ng Diyos. Tama? Now, one of these days, yung confusion na yan will turn into a question sa bata. Nanay, sino po ba ang nagsasabi ng totoo? Yung teacher ko sa Sunday school o yung teacher ko sa school? Kasi ang sabi po ng teacher ko sa school, ang tao ay galing sa unggoy. Ang teacher ko sa Sunday school, ang sabi niya, ang tao ay nilalang ng Diyos. So sino po ang nagsasabi ng totoo? Listen, education is not just about teaching your children math, science, English, and social studies. It's not just about that. You know why? Earthly education can only be benefited here on earth while they are here on earth. But at the end of the day, when the Lord calls them, pagdating po ng ating mga anak sa langit, ang itatanong po ng Panginoon sa kanila ay hindi 1 plus 1. Pag nasagot ang 1 plus 1, okay, sa langit ka. Ano English ng pusa? Cat. Okay, sa langit ka. Hindi po yun ang itatanong. Ang itatanong ng Panginoon sa kanila is, what have you done for my name's sake? And the reality is this, they cannot do anything for Christ's sake unless they know who Christ is. Unless they know who Christ is. It's important na magkaroon tayo ng education dito sa mundo. Matutunan natin ng math, science, and social studies and all of those subjects para makapagtrabaho, para matuto tayo mabuhay. Pero ang buhay dito sa mundo ay may katapusan. At ang mas na pinaghahandaan dapat natin ay ano? Ang mas pinaghahandaan natin is eternity. This morning, let me just share with you a story from the Bible. In Luke chapter 16, I know most of you have memorized this verse already, but let me just you have memorized this story already. Wala naman po akong pwedeng iturong bago sa Bible. Ang sabi nga po ni King Solomon, there is nothing new under the sun. Tama? Okay? So, sa Bible school, ang tinuturo rin po sa amin, if it is new, it's not true. If it is true, it's not new. Because the Bible is the same from the very beginning. At wala tayong pwedeng ituro na bago. Okay? Wala tayong pwedeng iturong bago. And I'm sure this story, ilang beses lang naituro sa inyo ni Pastor, o ilang beses na narinig sa Sunday school. But let's read it anyway because you know why? Human as we are, we tend to forget. Nakakalimot tayo. And that is why every Sunday we need to have worship because we need to be reminded from the Word of God.
Open your Bible please in Luke chapter 16 and we will read 19 to 31. For the sake of time, ako na lang po ang magbabasa ng malakas and then you follow me silently. Luke chapter 16 verse 19 to 31. There is a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. Si Lazarus, sabi diyan, mahirap. At hindi lang basta mahirap, marami siyang sugat. And in verse 21, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sore. Ibig sabihin, si Lazarus, makakakain lang siya pag mayroong tinapon na pagkain yung mayaman. And sometimes, hindi pa siya makakain. Bakit? Nakikipaggagawan siya sa aso. And I think, alam ko ang kinamatay ni Lazarus, although hindi sinabi sa Bible. Ano ko lang po ito? Hula ko lang. O assumption ko lang. I think ang kinamatay ni Lazarus is ano? Rabies. Kasi di ba dinidilaan ng aso yung kanyang sugat. I think si Fernando po Senior yun ang kinamatay. Yung aso, dinilaan yung sugat niya. Nagkaroon siyang rabies. But anyway, yun ang kinamatay, yun ang sabi dito sa Bible. Ganun siya kahirap na nakikipagawan pa siya ng pagkain sa aso. In verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abram's bosom. And the rich man also died and was buried. So hindi lang si Lazarus ang namatay, namatay din yung mayaman. Tama? Let me tell you this. Mayaman o mahirap, mamamatay ka din. Ang kamatayan ay para sa lahat. Hindi lang yan para sa mahirap, hindi lang yan para sa mayaman. Lahat mamamatay. Sabi nga po, the only sure thing here on earth is death. And death is the great equalizer. Kahit mayaman o mahirap, the same ang kamatayan. In verse 24, verse 23, ito napakagandang basahin itong verse na to. And in hell, referring to the rich man, and in hell he lift up his eyes, being in torment, and seeth Abraham. Seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Imagine nyo kung gaano siyang nahihirapan at nasasaktan doon sa apoy na sumusunog sa kanya habang siya ay buhay sa impyerno. Sa sobrang hirap, ang sabi niya, Abraham, utusan mo naman si Lazarus, kahit patakan lang ng konting tubig yung aking bibig. But in verse 25, Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things, and but now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a what? A great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Sabi niya, yung nandyan, hindi na pwedeng pumunta rito, at yung narito, hindi na pwedeng pumunta dyan. But, nag-appeal pa rin yung mayaman sa verse 24. Then he said, I pray thee therefore. When you say pray, it means appeal. Okay, hindi siya nagdasal, but nag-appeal siya kay Abraham. Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have what? 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also become into this place of torment. Ngayon na nasa impyerno na siya. Naranasan niya na yung hirap ng impyerno. Naisip niya yung kanyang mga kapatid. Abraham, Father Abraham, meron pa akong 5 kapatid. Ayaw ko maranasan nila ang impyerno. Please, padala mo si Lazarus or someone that will testify to my brothers. Because hirap na hirap siya at ayaw niyang maranasan ng kanyang mga kapatid yung nararanasan niya. But in verse 28 and verse 29,
Abram said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. But Abram said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Gracious Heavenly Father, Lord, we thank you, O God, for this day. We pray, Lord, as we study thy word, fill us, O God. Cleanse us, O Lord, from all sin and unrighteousness, O God, that our worship to you today would be a sweet-smelling savor, O Lord. Lord, I also pray that you would just cover me with thy blood so that the people will not see me, but they will see you, O Lord. And fill me with thy spirit, O God, so that the people will not hear me, but they will hear you, O Lord. For only your name deserves to be glorified this morning, O God. For all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang unang katotohanan na ating matututunan sa kwentong ito is that life is short. Maiksi lang po yung buhay. Open your Bible please in James chapter 4 verse 14. James 4:14. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even like a vapor that appeareth for a little time and then what? Vanisheth away. Naalala nyo nitong nakaraang COVID? Sino sa inyo nagpe-Facebook? Sige na, umami na kayo. Ako rin nagpe-Facebook. Okay? Pag nakita nyo yung picture o sa profile pic na kandila na nakasindi at black na background, anong ibig sabihin nun? Sabi nung isa may birthday daw. Na may namatay. Tama. And I tell you, during those times, almost every day, nakakakita ako sa aking Facebook. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ibig sabihin, maraming namamatay. At yung mga paglumabas yung picture na yan sa Facebook mo, ibig sabihin, yung namatay, maaaring kakilala mo o kakilala ng kakilala mo. Tama? So this is not just numbers. It is not just statistics, but these are the people that we know. Tama? And sometimes we have these aha moments. Alam niyo yung aha moments? You know what aha moments is? It's like, ha? Anong nangyari? Patay na siya? Ang lakas pa nun ah. O di ka, ha? Ang bata pa nun. Ha? Parang kachat ko lang siya kahapon. Anong nangyari? Folks, listen. Life is short. It appeared for a little time and then vanished away. Hindi nyo pwedeng sabihin malakas kayo, hindi kayo mamamatay. Hindi nyo pwedeng sabihin bata pa kayo, hindi kayo mamamatay. Hindi natin pwedeng sabihin na kumakain tayo, malusog tayo, nag-exercise tayo, umiinom tayo ng mga maraming mga food supplements. No offense sa mga nagtitinda ng food supplement. Ano po, I have nothing against food supplement. Umiinom din naman po ako ng food supplements. But definitely, of course, food supplement can make you healthy, but it cannot extend your life. It will not extend your life. Inom ka ng inom ng food supplement, exercise ka ng exercise, and then paglabas mo sa kalsada, nasagasaan ka, hindi mo mapipigil yung jeep, di ba? Stop! O di ka, parang kasi Superman, yung aeroplano, pinigil pababa. Diba? Kahit na anong lakas mo, kahit na anong bata mo, hindi mo mapipigil yon. The reality is this, life is short. Life is short. Second truth is this. Inasmuch that life is short, death is sure because death is appointed. Open your Bible please in Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews 9:27. The Bible says, as it is appointed unto men what? Once to die. Sorry po, no, medyo morbid yung ating topic. But this is the reality of life. This is reality of life. Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 2 verse 15, open your Bible please in Hebrews chapter 2 verse 15. And delivered them who through fear of what? Death were all their lifetime subject to bondage. People most of the time don't want to talk about
death because they're scared and they're what? Slave or bondage of death. Kinakatakutan ang kamatayan. And totoo naman po. Siguro wala naman tao dito sabi nyo hindi kayo natatakot mamatay. Tama? But listen, the most important thing, ang sabi ng Bible, it's not death. Because whether you fear death or not, death will come. It will come. But what is important? Ang sabi, balikan po natin yung Hebrews chapter 9, verse 27. Ang pinaka-importante is yung last part ng verse. Ang sabi dyan, but after this, what? Judgment. Folks, life is short, death is sure, but the most important thing for us to know is that what? We have an eternal destiny. Sa lumang paniniwala, sa lumang pananampalataya natin, tinuruan tayo na mayroong purgatorio. Tama? Alam niyo po kung ano ang purgatorio? Ang purgatorio, para siyang waiting area. Bakit waiting area? Kasi, pag naniniwala ka sa purgatorio, ang ibig sabihin nun, pag hindi ka masyadong mabuti, pag namatay ka, hindi ka muna pupunta sa langit. Doon ka muna sa purgatorio. At pag hindi ka masyadong masama, hindi ka muna pupunta sa impyerno. Doon ka muna sa purgatorio. So, ano yung catch? Kailangan ipadasal ka o ipamisa ka na special. Correct me if I'm wrong, yung mga dating ganun ang paniniwala. Tama? Kailangan ipadasal ka at pamisa. At yung padasal at pamisa na yun, kailangan special. Hindi ko lang po alam kung yung special ay merong ice cream o merong leche plan sa taas. Pero ang ibig sabihin lang, mas mahal ang bayad. So, ibig sabihin, kung wala kang pera during that time na namatay yung kamag-anak mo at wala kang padasal, hindi ka makapagpamisa, imagine mo, kahit na sa kabilang buhay, yamado pa rin ng mayaman at dihado pa din ng mahirap. Kasi kung mayaman ka, meron kang pambayad sa padasal at pamisa. At kung wala kang pera, wala kang pambayad. At dahil sa wala kang pambayad, imagine mo ang kamag-anak mo, ang mahal mo sa buhay, pupunta sa impyerno, hindi dahil sa ay masama, kung hindi wala kang pambayad. Kung naniniwala po kayo sa purgatorio, that's what it is. And that's not Bible. That is not Bible. Imagine mo, you can buy your way to heaven. Dahil may pera ka, may pambayad ka sa misa, whoops, pwede ka pumunta sa langit. That is not Bible. Ang sabi sa Bible, after death is what? Judgment agad. Either pupunta ka sa langit o pupunta ka sa impyerno. And I praise God, I am saved. Let me ask you today, let me ask you this morning, are you saved? Are you sure you're saved? Are you sure you're going to heaven when you die? Alam niyo, sabi ng isa, sabi ni isang Bisaya, sabi niya, pag sure oy. Folks, you can be sure according to what the Bible says. The most important question that you need to be able to answer confidently today before you leave this place this morning is for you to know that if you die right now, are you going to heaven or hell? Because life is short, death is sure, and we have an eternal destiny. Now, sabi ng isa, okay lang siya, punta sa impyerno. Kasi ang akala nila, yung impyerno, parang figure of speech lang. Okay? Kasi diba, minsan yung tawagan natin, demonyo ka, sabi ng nanay sa asawa. Sabi naman ng asawa sa asawang babae, demonya ka. Tapos ang tawag nila sa anak nila, mga demonyito kayo pag nagagalit. Kaya akala nila nasa impyerno na sila. O di kayo pag mainit yung bahay, para tayo nasa impyerno. Let me describe to you a little bit, what is hell? Okay, open your Bible please in Matthew chapter 13 verse 42.
Matthew 13 verse 42. And shall cast them into what? A furnace of fire, and there shall be wailing and gnashing of teeth. Let's jump to verse 50 of the same chapter. Verse 50. And shall cast them into what? A furnace of fire, and there shall be what? Wailing and gnashing of teeth. Ibig sabihin, mainit na lugar ang impyerno. Let me describe to you hell. Naalala nyo nung nagluluto kayo, nung nagsasaing kayo sa kaldero lang? Di ba pag kumulo, anong gagawin mo? Tatanggalin mo yung takip. Tama? Para hindi umapaw yung tubig. And usually, pag wala kang makuhang basahan, anong gagawin mo? You will hold it directly. Hahawakan mo. And then pag hawak mo sabay, tapon. Kasi mainit. Tama? Pag napasok ba, ganito ka. Ay, ang init. Ang init talaga. Alika, hawakan mo. Ang init, oh. No, hindi ganyan. Pag napasok ka, tanggal agad. Ang impyerno po, para siyang isang malaking oven. You cannot turn down or turn up the heat. You cannot turn on or turn off the heat. Tuloy-tuloy. The sad part is, hindi ka mamamatay. Sabi nung kaibigan ko, sabi niya, paano Cesar kung hindi totoo ang langit at hindi totoo ang impyerno? Have you encountered that question? Paano kung hindi totoo? Well, sabi ko sa kanya, kung hindi totoo, Kristiyano ako ngayon, nabuhay ako ng para sa Panginoon, nabuhay ako ng walang bisyo, nabuhay ako ng, you know, ginagawa ko yung tama sa harap ng Panginoon, which ang akala ng iba, boring ang maging Kristiyano, mas gusto pa nila yung hindi Kristiyano, kasi sabi na pwede sila mag-inom-inom. I tell you, masarap ba yung maging malasing? Hindi rin eh, di ba? Pagkatapos mo, may problema ka pa rin eh, di ba? Masarap bang hindi sumunod sa Panginoon? Hindi rin eh, dahil marami kang dadanasan na hindi mo na dapat madanasan eh. Paano kung walang impyerno at Kristiyano ako? And then when I lift up my eyes, when I open my eyes, ay, wala palang langit. Ay, wala palang impyerno. Did I lose anything? Meron bang nawala sa akin? Meron bang nawala sa akin? Wala. Tama? Paano kung totoo? Paano kung totoo? Balikan natin yung Luke chapter 16. And let's read verse 24. And he cried and said unto Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented. Hirap na hirap siya. Folks, the time to be saved is now. Habang buhay, ang sabi ni Abraham, kung nandyan ka na sa impyerno, hindi ka na pwedeng pumunta sa langit. The best time to be saved is now. You know why? Hell is not a nice place to be. Basahin natin yung verse 23. And in hell, he lift up his eyes and being in torment. And tandaan nyo po itong word na to, ha? CF Abraham. Afar off and Lazarus. In verse 24, he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus. Ibig sabihin ng cry, tinawag. Hindi lang siya basta umiyak. Siya ay tinawag niya o sumigaw siya. Tinawag niya sino? Si Abraham. Sa verse 23, anong sabi? He seeth Abraham. He seeth Lazarus. In verse 24, anong sabi? He cried. Tinawag niya. Ibig sabihin, na-recognize niya si Abraham at na-recognize niya sino? Si Lazarus.
My mom died last year. And I'm just glad my mom was saved. It means to say, magkikita pa rin kami ng nanay ko sa langit. Amen? But the sad part is this. What if my mom is not saved? And I'm saved. And then namatay din ako. Eh, makikita ko ng nanay ko. Nasa impyerno siya. Ako nasa langit. Anong sasabihin ng nanay ko? Cesar, ang init dito sa impyerno. Ang init dito sa impyerno, Cesar. Ang init dito, ang hirap dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo pala kung paano pumunta sa langit. Paano ko yung asawa ko hindi saved? Ang sasabihin ng asawa ko, sweetheart, tantagal natin magkasama. Hindi mo man lang sinabi sa akin kung paanong ma-save. Paano ko yung mga anak ko hindi saved? Anong sasabihin ng mga anak ko, tatay? Ang init dito sa impyerno, tatay. Ang init dito sa impyerno. Ang init dito. Ang hirap dito, tatay. The worst part? I cannot do anything about it anymore. The best time to be saved is while you are alive. So let me ask you this morning, are you saved? Maybe you will say you're saved. But how about your mom? How about your father? How about your children? Folks, one of the reason or the very reason we would like to have a Christian school is for you to come to know the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Because at the end of this life, at the end of the day, we will all face the Lord and we cannot avoid that. We will never be able to avoid that. The question is, are you saved? Wala tayong pwedeng ibang dalin sa langit maliban sa kaluluwa. Yung kayamanan na naipon niyo dito sa lupa, hindi niyo madadala sa langit yan. Anything na nag-gain natin dito sa lupa, hindi natin madadala sa langit yan. Hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoon, meron akong 2 bahay. Panginoon, meron akong 1,000,000. Panginoon, meron akong... The Lord is not concerned about all those things because the Lord does not need it. The only thing He will ask is, what have you done for my name's sake? But you know what? Meron ding masaya. If you are saved, your mom is saved, yung mga anak nyo saved, pagdating sa langit, it will be a great reunion. Amen? Sino sa inyo nanonood ng mga Korean novela? Sige na, umami na kayo. Nanonood din ako. Kasi pag yung asawa mo nanonood, dapat manood ka rin. Pag hindi mo, pag nilipat mo yung channel, gera patani yan. Okay? At most of the time, yung mga Korean novela, anong tema? Reincarnation. Tama? Ang reincarnation, nabuhay sila 100 years ago, after 100 years, nabuhay uli sila at nagkita sila uli at sila pa rin, kaya kilig na kilig tayo, ay sila pa rin nagkagustuhan, sila pa rin nagkatuluyan, di ba? Tuwa-tuwa tayo. But you know what, ang reincarnation, that's not true. Sorry to note, sorry to disappoint you. Okay, walang forever dito sa mundo. Kasi kung naniniwala kayo sa reincarnation, ibig sabihin, babalikan mo pa rin yung dati mong dadaan ka pa rin sa sakit, dadaan ka pa rin sa cancer, dadaan ka pa rin sa sakit ng ulo, dadaan ka pa rin sa rayuma, dadaanan mo pa rin yung lahat ng mga sakit na yan. Amen? Pero ang pinangako ng Panginoon, mas maganda. Anong pinangako ng Panginoon? Langit! Amen? Open your Bible, please. Tingnan natin ang Biblia. Ano bang sinasabi ng Panginoon? Konti na lang po. Ano bang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Biblia, sa langit? Ang sabi po sa John 14:2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Meron tayong mansion sa langit. Kung dito sa lupa, wala kang bahay na maganda. Kung dito sa lupa, ang bahay mo butas-butas. Kung dito sa lupa, ang bahay mo pag mainit, parang impyerno rin sa loob. At pag tagulan, tagulan din sa loob ng bahay mo. The Bible says, if you are saved, you have a mansion in heaven.
At yung mansion na yun, hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Ang mansion dito sa lupa, maganda lang, pero for how many years, masisira, mabubulok. Pero ang mansion sa langit, hindi masisira at hindi mabubulok. And in Revelation chapter 2, chapter 21, verse 4, Revelation 21, verse 4, the Bible says, "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be what? No more death, neither sorrow, nor crying, neither there shall be any more pain, for the former things are passed away." Mas gusto mo ba yung reincarnation na babalikan mo yung sakit? Hindi na. And the most important thing is this. Pagdating sa langit, makikita ko ulit nanay ko. At sasabihin ng nanay ko, "Salamat, saved ka. Salamat, saved tayo. Salamat yung mga kapatid mo, saved. Salamat yung mga apo ko, saved." It will be a great reunion. But there's more. Maraming salamat, Pastor Paul, for supporting missions in Cambodia and for supporting a lot of missions. Thank you so much. You have been supporting me from the very beginning. Maraming salamat po. Let me take this opportunity also. Salamat po sa inyong pagbibigay sa mission. And one time, one day, pagpunta natin sa langit, may lalapit sa inyo from Cambodia at sasabihin sa inyo, "Pastor, ma'am, salamat po sa inyong pagsuporta sa Cambodia, sa mission sa Cambodia. Because you supported mission, nakarating yung missionary sa lugar namin, I got saved. My family got saved. My relatives got saved." By the way, sa Pribihiya, sa lugar ko po, ako lang po ang Baptist doon. Nag-iisa lang po ako doon. Wala po akong ka-fellowship doon. Ang pinakamalapit ko pong ka-fellowship, mga 150 o 200 kilometers away. Because yung place po namin is 300 kilometers away from the capital city. Folks, that is why gusto ko na rin po bumalik sa Cambodia. You know why? Dito sa atin sa Pilipinas, people will go to hell because they rejected Christ. Dahil dito, lahat tayo naririnig na natin ng gospel. Tama? During Lenten season, sinong hindi nakarinig sa death, burial, and resurrection of Christ? Wala. Kaya dito, pwede mong sabihin, "Sir, can I have 5 minutes of your time? I'll just explain to you the gospel, how to get to heaven." Kasi meron na silang background. Death, burial, and resurrection of Christ. Sa Pribihiya, wala. They don't know Jesus. In fact, yung version nila ng creation, walang Eva at Adan. Hindi nila kilala si Eva at si Adan. Wala silang knowledge about the Bible. Okay? Pero dahil Buddhist sila, welcoming sila. Pag winitnessan mo sila, oo lang sila ng oo sa'yo. Pero ang nasa thinking nila, nasa isip nila, is that i-add lang nila si Jesus doon sa kanilang hundreds and thousands of God. Parang ang concept is this, the more entries, the more chances of winning. Idadagdag lang nila si Jesus. Okay? Idadagdag lang nila si Jesus. That's why my last challenge to you this morning is this. The best investment you can ever invest in is investing in for eternity. Investing in the work of the Lord. Because when you are investing in the work of the Lord, you are investing for souls. When I came here, I think the last time I went here, hindi pa tapos tong building. But I'm so happy na nakabalik po ako dito at nakita ko na almost done na at ginagamit maganda, malaki. Thank you for investing in the work of the Lord. Because the reason you're building a big edifice like this, so that more people will come to know the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. You are investing in the work of the Lord. Every time you give your tithes and your offering, you are investing in the work of
the Lord. Ang sabi ng iba, ay nako, ano lang yan, scam lang yan, ganito lang yan, punta lang yan kay pastor, punta lang sa mga tao, punta lang kung kani-kanino. Folks, if you think like that, parang hindi tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala na kayang kontrolin ng Panginoon ang lahat ng tao at lahat ng bagay. Obedience to the Word of God is the most important thing. It's not about the disobedience of other people. It's about our personal obedience to the Lord. Because when other people disobey God, it would be their accountability to the Lord. But when you obey the Lord, it is also the Lord that will bless you. But then again, let me remind you this morning, we don't give to be blessed. We're not giving to be blessed. We are giving because we are blessed. Because you can never give if you are not blessed. Hindi ka makakapagbigay ng offering kung hindi ka pinagpala ng Panginoon. Sasabihin mo, galing yan sa talino ko, galing yan sa lakas ko. Teka muna, paano ka nagkaroon ng lakas? Paano ka nagkaroon ng talino? Kung walang araw, walang hangin. Kung wala yung mga bagay na nilalang ng Panginoon, paano ka? The mere fact na nagising tayo ngayong umaga, that's already a blessing. That's already a blessing. Pinagpala ka na ng Panginoon. Open your Bible please in Philippians chapter 4, verse 17 to 19. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full in having received of Epaphroditus the things which were sent out from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. And in verse 19, the Bible says, but my God shall supply all your needs. Kung babasahin mo po yung verse 17, ang sinasabi po ni Pablo dyan, kapag ikaw ay naglalabas sa ekonomiya ng mundo, ikaw ay nawawalan. Tama. Pero sa ekonomiya ng Panginoon, pag ikaw ay naglalabas, lahat yan ano, ipinapasok mo lang yan to your own bank account. And that is why in verse 19, the Bible says, God will supply all your need. Paghabang nagbibigay ka, hindi ka nawawalan, hindi ka nauubusan, ibabalik lang ng Panginoon sa iyo lahat yan. Kung gumagastos ka para sa Panginoon, makikita mo ang Panginoon din ang nagpapalit ng lahat ng mga bagay na yan. And therefore, open your Bible in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. This is one of those verses that I really, really love. 2 Corinthians chapter 6, chapter 9, verse 6 to 8. The Bible says, But this I say, which soweth sparingly shall also what? Reap sparingly. And which soweth bountifully shall also reap bountifully. Next verse. Every man according as he purpose in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God what? Loveth a cheerful giver. Next verse. Ito po yung pinaka-importante na dapat natin matandaan. Most of the time, yung cheerful giver lang ang tinatandaan natin eh. But this verse, you have to remember this. And God is what? If you are a cheerful giver, the Bible says, God is able to make all grace what? Abound toward you. That he what? Always. Sometimes? No. It says always. Having all sufficiency, you will be sufficient in all things. May abound to every good work. The best investment you can ever invest is investing in the work of the Lord. Why? Because investing in the work of the Lord, you are investing for souls. Let me close with this. During World War II, hindi pa po kasama ang Amerika sa gera. But nung time na binobomba na yung England, seemingly matatalo na ang England.
yung Allied Forces. Ang sabi, nagawa ng speech si Winston Churchill. He challenged America. Ang sabi niya, "Give us the tools. Give us the tools and we will fight them in the seas. Give us the tools and we will fight them in the land. Give us the tools and we will fight them in the air. Give us the tools and we will win this war." This morning, let me challenge you. I am a missionary to Cambodia. A missionary to Prebihia, to be exact. A place na wala pang Baptist. Therefore, marami pang hindi nakakarinig ng gospel. Sa Cambodia, people are going to hell. Not because they rejected Christ, but because nobody went there to share the gospel of Christ. And in same manner, there are a lot of countries that have not even heard the gospel. Imagine going to hell because nobody went there to share the gospel. My challenge to you this morning is this. Soul winning is important because death is sure. We have an eternal destiny. Either heaven or hell lang ang pupuntahan natin. And that is why let's invest in soul winning. Let's invest in the work of the Lord. This morning, I know most of you came here because you are a parent in the Christian school. But let me tell you this. There is nothing more important than your children coming to know the Lord Jesus Christ than just having a good education. Because inasmuch that hell and heaven is real, souls of your children is very important that they would come to know the Lord Jesus Christ, and that we may be sure that at the end, they will be with us in heaven. Let's all stand up and let's have a word of prayer. Gracious Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa pribilehiyo at pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin na kami ay makapakinig ng iyong salita, mahamon sa inyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang siya magbigay sa amin ng passion and compassion for soul, O God. Most especially to our loved ones. Most especially to our own children, O God. Help us, O Lord, to have the passion for sharing your word, O God. For all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.